Naimbag nyo malem! Maaya pa hapon! Maayong hapon! Magandang hapon! Good afternoon, Metapips! And so kung isa ka sa mga job seekers na hindi pa handa sa iyong initial interview, panoorin mo ang video na to. And today, we're going to talk about the commonly asked question during your interview. And so partner, ano ba yung number one question natin? Ito ang laging tinatanong ng interviewer at ngayong araw tuturuan namin kayo kung paano ito sagutin ng tama. So number one, can you tell me about yourself? Partner, so ito yung pinakamadalas na tinatanong sa atin and usually ito yung number one question pag umaattend tayo ng mga interview. So, paano nga ba natin ito sasagutin? Yeah, so number one, it is about yourself. So hindi tayo dapat nakakarinig ng tungkol sa pamilya mo, yes, tungkol sa aso mo, o sa alaga mo. So, hindi ganun. So, this is all about your work experiences. At kung paano mo siya i-coconnect sa iyong papasukang trabaho. So, partner, in addition lang sa senior mo sa kanila, kapag tinagot natin yung question na to, kailangan concise. Kumbaga, direct to the point yung answer natin. And, syempre, no, sabi nga natin, focus on your work experiences. Paano kung wala kang work experience? Syempre, pwede mong i-focus naman yung iyong education. Yung napag-aralan mo, paano mo ba siya maikokonek o paano ba siya makakatulong sa currently position na hina-applyan mo? Partner, kung meron naman din silang work experience, better na i-describe nila to. Una, yung pangalan ng company na pinagtrabahuhan. Second is yung position. And third, yung ma-accomplishment sila during those times na nagtatrabaho sila doon sa company. So, napakadali ng ating number one. Pasok tayo sa ating question number two. Why do you want to work in a call center? Paano ba natin sasagutin to ng tama at siguradong impressive pagdating o pagkarinig ng ating interviewer partner? Better na pag sinagot natin yung question na to is mas maging honest tayo. Kasi one of the reasons naman bakit mas pinipili ng nakakarami sa atin yung pag-work sa BPO is because of the salary offer. And syempre, since BPO, customer service, so dapat nakita nyo din sa inyong interviewer na excited at ready kayong humarap sa mga tao. Dapat enthusiastic kayo pagdating sa pagtatrabaho dito sa BPO industry. In addition lang na sinabi mo, partner, so instead na sabihin natin na gusto natin yung mas mataas na salary, pwede tayong magbigay ng situation like it would help us to provide for our family. So instead na sabihin natin direct to the point yung mataas na salary, pwede tayong magbigay ng situation like that. So let's jump to our question number 3. What experience do you have in customer service? Ito medyo tricky question. Tricky question. Paano kung wala kang trabaho or hindi ka pa nakapagtrabaho sa BPO? And so maraming trabaho na concern or customer service. Example, nag-waiter ka. That's part of customer service. Nag-cashier ka sa mall or nag-sales lady ka. Part of customer service yon, mga kaibigan, mga metapips dyan. Paano ba siya i-coconnect pagdating sa BPO? So simple lang naman, no? So kailangan mo ipakita na kaya mong i-handle yung mga moods or yung mga personality ng iba't ibang tao. So napakaganda nun dahil sa BPO, ganong klaseng tao din ang inyong makakausap. So by a telephone nga lang. And partner, during your interview, pwede rin naman nilang state or sabihin kung ano ba yung mga natutunan nila or ano ba yung mga possible na hinarap nila during those times na nagtatrabaho. So for our question number 4, ano ba yan, partner? How do you handle difficult customers? Meron tayong ibibigay na 2 tips para sa sagutin yung question na yun. Number 1, they need to stay calm. And number 2, they need to be a good listener. Sa mga ganyang sagot, guys, siguradong tataas na yung chance ninyo pumasa sa inyong initial interview. So partner, isa sa example natin dito is bilang isang customer service, makaka-encounter tayo ng mga customers na minsan galit. And as a customer service representative, kailangan good listener tayo. Kasi one of the reasons kung bakit natin kailangan yung is hindi natin dapat sasabayan yung init ng ulo ng ating mga clients. Diretso na tayo sa ating question number 5. What are your strengths and weaknesses? So partner, paano ba natin sasagutin yung strengths? Yeah, so sa strength muna tayo, partner. Dapat i-emphasize ninyo na kayo ay may good communication skills at kayo ay problem solver. So pag narinig pa lang yan ng interviewer, sigurado ang tataas na yung chance ninyo na ipasa kayo sa inyong initial interview. So partner, paano naman pagdating sa weaknesses? When it comes to weaknesses, kailangan laging nating i-assure na hindi align yung mga weaknesses na sasabihin natin sa ina-applyan natin trabaho. May sample ako dyan, partner. I am a perfectionist.
I tend to ask questions until I get the right answer. So medyo makulit ka sa part na to, no? So lagi mong tinatanong yung iyong supervisor, yung team leader, until makuha mo yung sagot na gusto mo o masasatisfy yung sarili mo. Kapag kuma-attend tayo din ng mga interview, one of the answer na kailangan nating iwasan is yung sabihin natin na tayo ay impatient. So now, let's move on to our question number six. What do you know about our company? So partner, para sagutin naman yung question na to, as an employee, kailangan magkaroon tayo ng background check sa kung ano yung company na ina-applyan natin. So, pwede nating i-research kung ano ba yung mga achievements. Yes. And pwede rin nating i-research kung ano ba yung goals nila. And also, no, add ko lang dyan, pwede nating i-research yung values din nila. Yes. Since sa BPO industry kayo mag-a-apply, mas maganda rin na i-research ninyo kung anong account ang meron sa company nila. Yes. Isa sa advantage ng pag-research sa background ng company is mapapakita natin yung eagerness and yung kagustuhan natin sa, na makapag-apply o ma-hire sa certain company na yon. Yes, napakaganda nung point mo na yun, partner. Siguradong isa yon sa matatandaan ng iyong interviewer. Let's move on to our question number seven. How do you prioritize your task? So to answer this question, dapat din yung ipakita na pinaprioritize niyo yung task depending on urgency, importance, and deadline. Yes. And partner, we should include the word organizational skills when we answer this question. With these seven common initial interview questions, tataas ang chance ninyong pumasa sa inyong initial interview. And guys, I hope you learned something from us. For more videos like this, subscribe to our channel.